Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat at kumusta po kayo, lalong-lalo na po sa mga supporters po natin dito sa ating YouTube channel. Sa mga tumatangkilig po na mga videos upload po natin dito sa about po sa pagpapagawa or pagpapatayo nga po ng bahay para magkaroon po tayo ng idea sa mga nagbabalak pa lamang magkaroon ng kanikanilang dream house. So ito nga pong bahay na pag-uusapan po natin, magkano nga ba ito, anong sukat at syempre yung mga materials na ginamit. Ito nga po ay mayroong full video house tour nang may-ari nga po mismo dahil isa po siyang OFW at nagbakasyon po siya. So ang ginawa nga po niya, nag house tour po siya dito sa kanyang bahay at malalaman nga po natin magkano nga ba yung naggastos po niya dito sa kanyang pinatayong bahay. So yan guys, makikita nga po natin yung owner na po mismo, yung magpipicture po ng kanyang bahay or mag-house tour po sa kanyang pinagawang dream house dahil isa nga po siyang OFW at very proud po talaga siyang ipagmamalaki ito dahil ito po ay kanyang pinaghirapan sa matagal pong panahon. At syempre, katuwa nga po niya dyan yung kanyang asawa. So, i-house tour po niya tayo. At syempre, tatalakayan din po natin at sinabi din kasi po mismo sa atin kung magkano nga ba yung total cost nga po na nagastos dito po sa kanyang pinagawang dream house. So kagaya nga po ng mga sinasabi po natin lagi dito sa ating YouTube channel sa mga followers po natin at lalong lalo na sa mga matagal na po nating mga subscribers, kung isa nga po tayong OFW, isa po dapat sa mga mindset po natin, isa po sa mga pinaka goal po natin, dahil alam naman po natin ang isang OFW ay hindi po talaga permanente sa ibang bansa. So syempre minsan may mga malas, may mga swerte din, lalong lalo na nga po itong mga nangangamuhan or yung mga kababayan nga po natin, mga housemaid, yung mga kung ano-ano pang mga trabaho natin bilang isang OFW, hindi po kasi natin alam yung amo po natin kung mabait po yan or hindi. Minsan isang pagkakamali lamang po natin, siguro nakaisang taon or dalawang taon okay pa kayo sa mga amo nyo, pero pagdating po ng mga tatlo hanggang sa apat na taon, hindi naman kasi natin alam yung mga ibang lahi kung ano yung mga ugali niyan. Pero sana lahat po ng mga kababayan po natin mga OFW ay swertihin. Kaya nga po sana bago po dumating yung point na uwi na po tayo, meron na po tayong matatawag na sariling tahanan na hindi na po tayo mangungupahan dahil alam naman po natin sa panahon po ngayon talaga napakahirap po talaga kumita ng pera. Kaya sana bawat salapi nakikitain po natin bilang isang OFW ay talagang papahalagahan natin, at kung siyempre at kung meron nga po tayong sobra, magpatayo na po tayo ng ating bahay dahil isa talaga sa mga pinapangarap po natin yung magkaroon po tayo ng sariling privacy, siyempre lalong-lalo na kapag meron na nga po tayong anak at nag-aaral pa po yan para maging komportable naman po sila. So ito na nga po yung pag-uusapan natin na bahay na pagmamayari nga po ng kababayan po natin na isang OFW sa Saudi Arabia for more than 12 years at nagtatrabaho bilang isang quality engineer. And then yung kanyang asawa naman na nasa Pilipinas nga po at nagtatrabaho po siya bilang isang public school teacher. So ito nga pong kanilang bahay ay matatagpuan po sa Talisay City, Cebu. So ito nga po ay pagmamayari ng kababayan po natin na mag-asawang Mr. and Mrs. Kingsley and Irene Pearly Bacus. So yan guys, ayon nga po sa owner, ito po ay pinatayo, nag-start nga pong i-build po ito ng July 2021. So halos ngayon 2023 na guys, mag-expect na po tayo na talagang halos doble na po yung mga materials na presyo na gagamitin po natin, unlike nga po noong year 2021 pa. So alam naman po siguro natin kung nakasubaybay nga po tayo dito po sa ating YouTube channel. So nakapag-build na rin po tayo or nakapagpatayo na rin po tayo ng ating dream house. Ngayong 2022-2023 talagang halos doble na po talaga yung mga materials na gagamitin po natin sa ating ipapagawang bahay. So much better guys na kapag magpatayo po tayo ng ating bahay, umpisa na po natin ngayon kapag meron naman po tayong ipon, lalong lalo na sa mga kababayan po nating OFW. At syempre sa mga tips and ideas at ang gagawin nga po natin na kapag tayo po ay magpapagawa ng bahay na kontrata man po ito or arawan, much better na tayo po mismo yung bibili ng mga materials sa mga warehouse para mas makatipid po tayo. At para malaman po natin, makita po natin mismo, makapamili po tayo ng mga talagang kalidad na materials na gagamitin po natin sa ating bahay. Huwag naman po natin ito masyadong tipirin para talagang standard po lahat yung mga materials na gagamitin para sa safety na rin po natin.
At wag na wag din po nating kalimutan na asikasuhin yung ating building permit. So yan guys, sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung building permit, yan po ay inaasikaso po natin bago po tayo magpatayo ng ating bahay. Yan po ay kinukuha po natin sa munisipyo. So magtanong na lamang po kayo kung saan po lugar po tayo sa mga munisipyo kung saan po tayo, dahil yan po talaga ay part sa pagpapatayo ng ating bahay. Dahil sa mga wala pa pong kuryente, yan po talaga ay kakailanganin natin sa isang requirement sa pagpapa-install po natin ng sarili nating kuryente. So yan guys, mahalaga po talaga yung building permit. So ayon nga din po pala sa owner, ito po ay may sukat yung kanilang buong kabahayan na 150 square meters. So yan guys, napakalaki pa nitong kanilang bahay. At ayon din po sa owner, ito po ay may 3 kwarto at 2 CR. Yung lot area naman po nito ay may sukat na 300 square meters. So hindi man po exactly na nabanggit nga po ni sir kung arawan po ito or pakyawan, pero nasabi po niya 4 na workers po yung gumawa dito at yung foreman is 600 and then yung kanyang mga laborer is 350 per person. So yan guys, siguro ito nga po ay arawan. So sa mga hindi po nakakalam, sa mga pakyawan nga po ngayon, ang pinaka-standard po siguro, hindi ko naman po alam, pero ayon nga po sa pagpapagawa ng ating dream house mismo, ako po mismo yung nagpagawa, 40% total cost ng mga materials yun po yung babayaran natin sa labor. So example nga po natin, na kapag umabot po sa 100,000 pesos yung materials po natin, ibig sabihin yung babayaran po natin na labor is 40,000 pesos. So magiging 140,000 pesos yun na yung pinaka gastos po natin na kapag umabot nga po ng 100k yung materials po natin. So kapag umabot naman po yung materials natin na 1 million, syempre ang labor po noon is 400,000 pesos. Ganun lamang po yung labanan na kapag 40-60 yung usapan po ninyo. At syempre, nasa sa inyo naman po yan kung ano po yung pipiliin po ninyo, na kapag meron nga po tayo mga mapagkakatiwala mga workers dyan po sa mga lugar po natin, kung meron pong mas mura na kapag okay po sa inyong arawan, bakit hindi po kayo mag-arawan? Pero sasabihin ko na nga po sa inyo guys, itong bahay ni sir ay sinimula noong July 2021 at ang foreman bayad po niya is 600 at laborer is 350. Ibang-iba na nga po ngayon. So ayon po sa aking karanasan, ang pinaka-foreman na nga po ngayon, umaabot na po siya ng 700 pesos to 800 pesos. And then yung mga laborer ngayon, merong 450 to 600 pesos. Hindi po yan pare-parehas. May mga skilled worker po kasi, iba-iba din po yung mga bayad po nila. Mas mura din po yung mga laborer kesa sa mga foreman, syempre yung mga mason, ganon. So yan guys, ayon din po sa owner, ito po ay pumapatak na ng halos 900,000 pesos mahigit. Rough estimation pa lamang po yun ni sir. So syempre sa ngayon, year 2023, napakalaki na po talaga ng diferensya na po yan. Sa sukat nga po ng 150 square meters yung bahay po na ipapatayo po ninyo, tapos meron pa siyang parkingan or may mga carport pa siya, sigurado hindi lamang po 1 million yung magagastos po ninyo ngayong year 2023. So yan guys, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat and God bless all.